Praise the Lord and a blessed day po sa inyong lahat. Sa araw pong ito, pag-aaralan po natin yung temang mentoring on a biblical point of view. At syempre, yung matututunan po natin sa ating pag-aaral na gagawin sa tulong at gabay ng Holy Spirit ay magsilbing gabay din po sa atin at i-apply po natin sa atin pong buhay. Doon po sa Book of John chapter 15 verse 16, kausap po ni Jesus yung kanyang mga disciples o ang kanyang pong mga followers. At naniniwala po ako, kinakausap din tayo ni Jesus ngayon. Habang tayo nag-aaral, habang babasahin ko po sa inyo ang kanya pong salita. Kaya makinig po kayong mabuti sa gagawin po nating pag-aaral. Amen? Okay. John chapter 15, verse 16. Ang sabi po ni Jesus, "You did not choose me, but I chose you, and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in my name, He may give you." Ang Diyos po magpapala sa kanya pong buhay at makapangyariang salita. Alam niyo, napakaganda po ng verse na ito na binasa ko sa inyo, ang John 15:16. Kaya rekomendado ko po ito sa inyo. I-memorize niyo po ito. Sapagkat dito, maliwanag na hindi tayo ang pumili kay Jesus. Siya ang pumili sa atin. At in-appoint niya tayo to go, humayo, gumawa. Nang tayo ay mamunga. So, ibig sabihin, gusto ng Panginoon na tayo maging productive, maging fruitful, maging successful sa buhay. At dapat yung ating bunga manatili. At pag nangyari yun, anuman ang hingin natin sa kanyang Ama, sa kanyang pangalan, ibibigay niya sa atin. Hindi ba napakagandang verse niyan? Hindi ba napakagandang pangako niyan galing sa ating Panginoong Jesus? Minementor niya po yung maraming tao. Pero sa totoo lamang po, nagsimula siya sa 12. And from among the 12, namili po siya ng 3 na naging core group niya. James, kapatid niyang si John, at si Apostle Peter. Dito ang kausap niya maraming tao. At ngayon kausap niya po tayo through His Holy Spirit. Ang mentoring po ay isang biblical tool na ginagamit para tulungang i-disciple ang followers ni Jesus sa kanilang buhay at sa kanilang challenging situations in life. What can we learn about mentoring? Listen carefully. Mentoring is relationship-oriented. Hindi ito mababaw na relasyon lamang. Hindi ito relasyon lamang ng boss sa kanyang subordinate, professional level lamang. Hindi, mas malalim pa po doon. Talagang gugugol ka ng oras, ng effort para talagang mag-connect kayo, ang mentor at saka ang mentee, para maging well-bonded kayo, ma-develop, mabuo yung trust nyo sa isa't isa. Relationship-oriented. Dapat talaga nagkahulihan kayo ng loob, so to speak. At dapat din, long-term. Hindi ito panandalian lamang. Remember si Jesus? How many years ang in-spend niya to teach His disciples? 3 years. 3 years kasama niya kahit saan siya magpunta. Sakay ng bangka, naglalakad, nananalangin, umaakit ng bundok, nagmi-minister sa mga may sakit, inaalihan ng demonyo, at kung ano-ano pa. So, long term kasi yung nakikita ni Jesus na goal niya. Kaya nga po, after 2,000 years, naririto tayo ngayon, pinag-uusapan natin si Jesus. Isa pa, ang mentoring is development driven. Dapat nakikita mo talagang nade-develop yung character ng tao, nade-develop ang skills, nade-develop yung talent. At dapat din, performance-driven. Kaya mo ginagawa ito kasi gusto mo talaga maging fruitful, maging productive, maging successful ang isang tao. Mentoring is an intentional form of discipling or equipping. Meaning, sinasadya mo ito. Hindi ito basta-basta, hindi ito bara-bara lamang. Okay? Intentional siya. And mentoring is just not merely passing on knowledge or information about God. It involves showing people how to love and serve the Lord. Ang ibig sabihin, kapatid, hindi yung tinuturoan mo lang siya patungkol sa Diyos, nagbibigay ka lang ng information sa kanya kung sino ang Diyos, kung hindi, much deeper pa din. Kung papaano mo ipapakita yung pag-ibig mo sa Diyos, at kung paano ka maglilingkod sa Diyos. Yun ang mentoring. Now, mula po rin sa ating teksto sa John chapter 15, verse 16,
pag-aaralan po natin ngayon yung three key elements of mentoring. Three key elements of mentoring, ang number one po ay yung process of choosing. Napakahalaga po niyang bahagi sa buong proseso po ng mentoring, yung pagpili ng tuturuan. Ipag-pray po nating mabuti, nabigyan po tayo talaga ng karunungan ng banal na spirito, direction at saka guidance sa pagpili po ng taong imementor. Kasi hindi po madaling trabaho yan. Mahirap po yan. Kailangan talaga natin ng pagtsatsaga kasi hindi po lahat ng tao madaling turuan. At hindi po lahat ng tao gustong maturuan. Marami nagmamarunong. Maaaring iniisip, mas marunong pa ako sa iyo, ikaw pa magtuturo sa akin. Di ba? Meron na silang sariling alam. May kanya na silang pananaw sa isang sitwasyon. May mga tao pong ganun. Kaya dito po makikita yung kahalagahan ng wisdom at saka nung discernment, yung pagkilatis mo sa taong tuturuan mo. At saka yung mahabang pasensya na dapat taglay po ng bawat officer at saka staff ng Light Microfinance Incorporated. Are you hearing me? Dapat taglay mo yan. Maging nga sa client selection process po natin, eh, di ba, doon sa pagpapautang, alam natin na meron talagang malaking risk eh. Dahil may mga clients po tayong napipili na hindi ganoon karesponsable sa kanila pong mga obligasyon. Tama po ba? Di ba? May mga challenges din po na hindi basta may iwasan. Hindi lamang po sa staff at saka client-partner relationship, kung hindi maging sa officers at saka staff relationship ng branch. Ganun pa man, ano man yung mga challenges natin na nararanasan, dapat ipagpasalamat pa rin po natin sa Panginoon na tayo po'y ginawa niyang kabahagi ng Light Microfinance Incorporated. Amen po ba? Isa po itong malaking pribilegyo. Kasi sa totoo lamang, maaaring nung nag-apply ka sa Light Microfinance, sa isip mo, ordinaryong kumpanya lamang ito na papasukan mo. Pero nagkamali ka, hindi ba? Dahil nung pumasok ka, nasimulan mong makilala kung sino ang Light Microfinance Incorporated. Ang lalim pala ng hugot nito. Hindi pala ito pagpapautang lamang sa mga less fortunate brothers and sisters natin. Kung hindi, sila po ay ilapit sa Panginoon. And in so doing, sa ginagawa natin sila ay mapalapit sa Panginoon, tayo mismo napapalapit din sa Panginoon. So nababago, natatransform po yung buhay natin. Hindi po ba? Now, kaya kailangan ibigay po natin yung the best natin sa atin pong trabaho. Hindi kailangan papetik-petiks lang, pakuya-kuya-kuya ka lang sa pagtatrabaho mo, inaabangan mo lamang yung sweldo mo. No! Tandaan po natin yung nakasulat sa Colossians chapter 3, verse 23. Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters. So sa ginagawa po nating pagtatrabaho sa araw-araw, always think of this, para mas lumalim ka sa iyong paglilingkod. Gawin mo ito as unto the Lord, not for human masters. Ang pangalawa pong key element sa mentoring ay the process of appointing. Yung una, the process of choosing. Second, the process of appointing. Ayon nga po dun sa John 15:16, and appointed you that you should go. And appointed you. Appointed, meaning ikaw ay assigned, ikaw ay designated, ikaw ay commissioned. Di ba? Nagawin ang isang bagay na ipinagagawa sa iyo. Meron tayong duties and responsibilities na dapat po nating i-follow at dapat po nating i-obey. Appointed ka na kung ikaw ay loan officer, appointed ka para pumunta sa mga centers mo o bumuo ng mga centers mo. Yun ang mission mo. Okay? Yung supervisor, syempre, ang kanya namang goal, ang kanyang mission ay talagang i-mentor yung mga baguhan o yung mga subordinates niya. At syempre, yung branch manager naman, ang kanya namang role o ang kanyang designation, ang kanyang komisyon, ang kanyang assignment o appointment, turuan yung mga supervisors. At syempre, ganun din yung mga loan officers, yung mga ordinary staff members. Okay? Now, ano pa man yung background po natin, pag in-appoint tayo ni Lord, lagi po itong go, hindi stop. Hindi ko pa po narinig na si Lord ay tumawag,
At siya po ay namili at nag-appoint at sinabi niya, stay ka lang dyan. Hindi ganun, laging pasulong, laging forward ang move. At kailangan po nating sumunod. And sometimes po, hindi madali ang pagsunod. Pero again, kailangan nating sumunod. It is a must na tayo po ay sumunod. Mag-obey po tayo. At maaari pong questionin din ng ibang tao yung kakayanan mo o yung abilidad mo. Pero tandaan mo ito, never kang kukwestionin ng Lord regarding your ability o yung iyong capability. Hindi ganun si Lord. Unang-una, siya yung nagmili sa'yo. Siya rin yung nag-appoint sa'yo. Tandaan niyo po itong mabuti, ha? At ito, madalas ko na po itong nasasabi. God does not call the qualified. He qualifies the called. God does not call the able. He calls the available. Yung available na magpaturo. Able ka nga, hindi ka naman available, di ba, sa pagtuturo. Parang sa'yo, marami ka ng alam. Sapat na ang alam kong ito. Kayang-kaya ko na ito. Kaya ano nangyayari? Because of pride, instead na ikaw ay ma-promote, nananatili ka sa pwesto mo, or worse, na-demote ka, and even worse, natanggal ka pa sa trabaho. Now, God believes in you. Always remember that, and He will use you to maximize your potential and bring you to your fullest potential upang matiyak na you'll be the great person or leader He created and designed you to be. Okay? Now, interesado si Lord sa potential mo, hindi sa iyong mga weaknesses. Alam naman ni Lord talaga yung mga weaknesses natin. Lahat naman tayo, may kanya-kanya tayong weaknesses eh. Pero ang point ay ito, God believes in you. Although alam niya yung mga limitations mo, yung mga weaknesses mo, yung mga ika nga idiosyncrasies mo, o yung mga shortcomings mo, but still He chose you and appointed you. Ganun siya kadakila. And a privilege na makapaglingkod po sa Kanya. Lagi po nating tatandaan yung nakasulat po sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Ito po ay sulat ni Apostle Paul sa mga Kristiyano sa Korinto. Ang sabi niya, "But he said to me," Jesus said to him, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness." My power is made perfect in weakness, ang sabi ni Jesus kay Paul. Kaya dugtong pa niya. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses. Why? So that Christ's power may rest on me. Alam ni Paul how weak he was. But still, he knew na stronger ang Lord kesa sa kanya. Most powerful ang Lord. Of course, doon po sa aklat ng Zechariah chapter 4, verse 6, "It is not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord." So, hindi po yung lakas natin, hindi yung kapangyarihan natin, but by the spirit alone of the Lord. In Him we live and move and have our being. So, it's all about God. Kaya, kapatid, huwag mong tingnan yung limitations mo. Huwag mong tingnan yung kahinaan mo. Tingnan mo yung kalakasan ng Diyos sa buhay mo. Kaya po pwede mong masabi tulad din yung sinabi ni Paul sa Philippians 4:13, "I can do all things through Christ who strengthens me." Always remember that. Sa Kanya ka humugot ng lakas. Ang Holy Spirit ang ating greatest mentor. Always remember that. Ginagamit niya lamang yung mga people in authority over us para tayo matulungan din. Kaya huwag mong maliitin ang iyong sarili, please. O huwag mo rin maliitin o i-underestimate yung magagawa ng Diyos sa buhay mo. Hindi ka i-appoint ng Diyos kung alam niyang hindi mo kaya ang trabaho. Tandaan mo yan. Kaya huwag mong isipin na hindi ko kaya. Mahirap man yan, magagawa mo sa tulong ng Panginoon. Kasi pag inisip mong hindi mo na kaya yung trabaho, hindi mo talaga kakayanin. Sinabi mo na, diniklara mo na eh. Diba? Imposible kung magawa yan. Eh talaga magiging imposible. Why? Kasi diniklara mo na. Bakit hindi mo sabihin na, "I can do all things through Christ who strengthens me"? Diba? Siya magbibigay sa akin ng wisdom and knowledge. Siya magbibigay sa akin ng kasagutan sa lahat ng mga problema. Magpa-mentor ka unat igit sa lahat sa Holy Spirit. And then of course, seek knowledgeable people, experienced people na kumbaga ay gagabay sa'yo.
Alam mo, sa totoo lamang, hindi naman lahat ng chosen at saka appointed men and women of God sa Bible ay masasabi natin talagang sobrang gagaling, sobrang katalino eh. Ngunit, nang may ipinagawa ang Lord sa kanila, nagtiwala lamang sila at sumunod. That's simple. Nagtiwala sa Lord, tapos sumunod. Wala namang mahirap kung tayo susunod eh. Matututo tayo, mga kapatid. Naalala niyo si Noah? Kung iisipin mo anong malay ni Noah sa paggawa ng barko, hindi naman siya nakatira sa tabi ng dagat. Tapos barko pa ipapagawa sa kanya ng Diyos. Dahil uulan ng malakas at babaha. And hindi pa nga siya nakaranas ng kahit isang patak ng ulan eh. Pero ano ginawa niya? Nakilig siya sa Diyos, sumunod siya sa Diyos. Nagawa ang barko. At naligtas ang kanyang buong sambahayan. See? Naalala niyo si Moses? Tinawag ng Panginoon, pinili ng Panginoon, inappoint ng Panginoon na lumapit kay Pharaoh para mapalaya yung mga Israelita mula sa Egypt. Sabi ni Moses, makapal po ang dila ako, hindi po ako sana marunong magsalita. Isugo niyo lang po yung kuya Aaron ko. Pero nung sabi ng Diyos sa kanya, ako ang nagsusugo sa iyo, ako ang sasama sa iyo. Anong ginawa ni Moses? Nakinig sa Diyos, sumunod sa Diyos. Ano nangyari? Nailabas ang buong Israel mula sa Egypt. Naalala niyo si Nehemiah? Anong alam ni Nehemiah? Kumbaga, sa paggawa, pagtatayo ng pader ng buong syudad ng Jerusalem, eh samantalang siya ay isa lamang cupbearer ng hari. Siya ay tagatimpla lamang ng alak, tagatikim ng alak ng hari, tagabukas ng pintuan ng hari. Anong alam niya sa paggawa, pagkoconstruct ng mataas na pader ng syudad ng Jerusalem? Pero nakinig siya sa Diyos, sumunod siya sa Diyos, nabuo in record time yung pader ng Jerusalem in 52 days. Why? Sumunod siya sa Diyos. Ang pangatlo, kapatid, na key element sa mentoring ay the joy of fruit picking. Oh, harvest time na. Promotion time na po ito. Okay? The joy of fruit picking. John chapter 15 verse 16, yung second part, you should go and bear fruit and that fruit should remain. Ito yung victory moment ng taong nag-decide na sumunod sa mga utos ng Diyos sa kanya pong buhay. You see, yung beauty, kapag tayo po'y sumusunod sa Diyos, sumusunod sa mga tamang taong nagme-mentor po sa atin, we will reap the harvest. Ang malungkot lang po na katotohanan ay ito, hindi po lahat ng chosen at saka appointed ng Diyos ay nagtatagumpay. Hindi sila lahat nagtatagumpay. Ang malungkot kasi na katotohanan, hindi nila sinusunod eh, ang mga utos ng Panginoon. At hindi po lahat ng binigyan ng pagkakataon ng Diyos to prove their worth sa kanilang calling at saka yung sa kanilang second chance kung sila'y nagkamali na sa una ay nagtsatsaga pa rin dumaan sa proseso. Lahat tayo dadaan sa proseso. Bago marating na ang isang level, mas mataas sa level natin yan, dadaan ka sa proseso. Tandaan mo, hindi naman nung ikaw ay nagsimula mag-aral ay college ka kagad. Hindi ba? Nagsimula ka muna sa prelim. Nung dumaan ka sa proseso at ikaw ay nakapasa, naging grade 1 ka, dumaan ka sa proseso, nung nakapasa ka, naging grade 2 ka, and so on and so forth hanggang sa nakatapos ka ng pag-aaral mo. Marami kang prosesong pinagdaanan. Di ba? Hindi ito automatic. Pero sa lahat po na nagtsatsaga at nagpupunyagi tungo po sa excellence at ina-apply nila ang kanilang mabuting natutunan mula sa kanila pong mentor, naghihintay naman sa kanila ang mas malalaking gantimpala. According to the book of 1 Corinthians chapter 15 verse 58, listen to this. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Narinig niyo po ba yun? So pag may mentoring, pag ang mentoring po ay ginawang intentional, developmental at saka relational habang gamit po yung Bible as a guide, asahan mo na yung harvest season darating sa iyo. Pero pag hindi mo ginawa yon, asahan mo na ang dry season mo.
So you choose, anong gusto mo? Sumunod at mag-harvest o hindi sumunod at matanggal sa trabaho? Di ba? Ganun ang mangyayari. Hindi ko sana sasabihin yun eh. Pero ganun ang kapupuntahan nun eh. So, kaya huwag kang mahiyang magpaturo sa mga seniors mo o kaya sa supervisor mo o kaya sa manager mo o maging sa area manager mo. Matutuwa pa nga yan mga yan eh. Kapag halimbawa nakikita nila na gusto mong matuto, ang ibig sabihin lang talaga dyan, interesado ka sa ginagawa mo. Gusto mo maging asset ng kumpanya na kinabibilangan mo. And in this case, sa Light Microfinance Incorporated. Diba? Magtatagumpay ka. Yung promotion mo ay sure to come yan. At yung harvest mo is on its way na yan. Kapag ka ikaw ay sumunod sa nagme-mentor sa iyo. Okay? So hindi naman talaga siya that big deal eh. Hindi siya big burden on your part eh. Heavy burden eh. Hindi. Actually, darating ang time, you will surely reap your harvest and promotion will come your way. Okay? So tayo po yung mag-pray na, kapatid, kaibigan. Father God, kami po yung nagpapasalamat sa iyo sa araw pong ito for choosing us and appointing us to go and bear fruit. Fruit that will remain. Fruit that will last. Maraming salamat din po for using all the officers and senior staff of Light Microfinance Incorporated as your instruments to mentor us. Thank you rin, Lord, sa continuous at exceeding abundant blessing na ipinagkakalo mo sa Light Microfinance at ganoon din po sa lahat ng officers, staff, client partners, as well as all the partner mentors beyond what they ask, think, or imagine. Thank you for all those blessings, my Lord. And Holy Spirit, continue to teach us the ways of our Lord, our Master, and Savior, Jesus Christ. Keep us all safe and COVID-19 free. In Jesus' name, we pray. Amen and amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. And may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you. May the Lord be gracious unto you. And may the Lord turn His face toward you and give you peace. Shalom. Keep safe. Stay strong in the Lord and in the power of His might. Glory to God.